topic natin ngayong araw na ito ay tungkol sa binti. Legs gusto natin pagandahin, paputiin, pakinisin, at papayatin. Kasama na rin yung pahabain ang ating legs. Sino ba naman ang hindi gusto ang sexy legs na ganito? Kasama lagi ang paa. Pag sinabi nating legs, kasama rin ang tuhod. Una sa lahat, ang babae gusto natin, makinis ang binti at walang buhok. Merong mga paraan para matanggal ang buhok. Isa na dito yung shaving o pag-ahit. Kaya lang mga 1 to 3 days, uulitin mo na naman ulit. Pwede din ang waxing, mas matagal. Itong waxing at sugaring medyo hawig to eh. 2 to 3 weeks. Meron ding pangtanggal ng inyong mga hair. Nabubunot niya pang 2 to 3 weeks. Yung laser may kamahalan pero matagalan. Tsaka ilang beses mo rin gagawin bago mo ma-achieve na walang matira. Merong mga ginagamit, ito, pang shave, meron din mga wax at mga sugar. Waxing at sugaring, may prepared wax na, may prepared na sugar paste na, or yung tinatawag na honey. Maganda din yung mga natural na honey. Pag waxing, ito itsura, ipapahi dun sa inyong binti, tapos may piece of cloth na ilalagay para pag binunot, sasama doon yung buhok. Ganon din ang pag-apply ng sugar o yung tinatawag na honey. I-apply mo doon, tapos may pangtanggal. Medyo masakit lang yon pero matagalan. Pag walang oras, pwede din naman yung pag-ahit o sa tinatawag na shaving. Kaya lang ingat kayo na huwag ninyong nasusugat ang inyong mga binti dahil baka magkaroon ng peklat. Ang style ng iba, lalagyan ng maraming sabon para madulas, tapos sa kanila isi-shave. Or kung gusto nyo bumili ng shaving lotion, pwede din. Medyo mahal lang ang mga shaving lotion, pero malaking tulong din ito. Ang next naman, number 2, para magkaroon ng magandang binti o sexy legs, lagyan ng moisturizing lotion pagkatapos maligo. Sa umaga at pag-shower nyo sa gabi, magbaon na rin kayo ng inyong lotion sa inyong trabaho para ma-reapply nyo sa buong maghapon. Pag naglalagay tayo ng lotion, gusto natin pabilog. Yan. Pag-apply nyo, medyo pabilog yung pag-apply, lalo na dun sa lugar na may mga cellulites. Number 3, para gumanda ang legs, kailangan mag-exfoliate. At least once a week, pwede yung olive oil o coconut oil na may asukal. Pag samasamahin lang yon, tapos i-scrub nyo ng mga isang minuto, kasama na yung tuhod na maitim. Siyempre, ayaw natin na umiitim yung ating tuhod. Ang pag-exfoliate, ito, pwede ang pag sinabing sugar scrub, kalahating cup ng olive oil. So, nandyan lang yan sa ating kusina. Lagyan nyo ng isang cup na sugar. Ako, hindi na ako naglalagay ng lemon juice eh. Pero, pwede nyo rin lagyan ng konti kung gusto ninyo. Pwede rin naman salt scrub. Half cup ng coconut oil, half cup ng salt. Pero, kayo na rin ang magtimpla. Minsan kulang. So, kayo na magdagdag ng sugar or ng salt. Yan, makikita nyo, mas makinis. Pagkatapos nung i-apply, hayaan nyo lang dyan ng i-apply nyo ng 1 minute, i-scrub nyo konti, hayaan nyo ng 5 minutes, tapos mag-shower na kayo or banlawan ninyo. At habang nag-shower, pwede nyo rin i-scrub. Kung may pang-scrub kayo or malambot na lupa, pwede nyo rin gawin yan para matanggal yung mga dead skin cells. Ang susunod natin, pwede rin, number 4. Sa maghapon, gusto mo, maganda yung legs mo, pwede ka maglagay ng langis ng nyog. Yan, kaunting oil para kumintab o mag-shine. Isa sa pwedeng gamitin natin yung ating langis ng nyog. Diba gusto mo medyo ganito, makintab ang inyong legs. Ang ganda tingnan pag medyo kumikinang. Pwede nyo rin gawin yung inyong coconut oil. Lagyan nyo nung makintab nyo na eyeshadow. Ihulog nyo konti or paghaluin nyo. Gawa kayo ng sarili nyo, eyeshadow nyo, tapos yung inyong oil, paghaluin nyo, tapos yun na yung ipapahid nyo. Makikita mo, maganda yung medyo kumikinang-kinang na legs.
Ngayon, yung iba, maraming mga spider veins, ano? Meron akong nabibili ngayon na foundation para sa legs. Pero, hindi nyo kailangang bumili. Pwede din yung ginagamit yung 24-hour foundation dun sa inyong muka. Ipahid nyo lang. Kung liquid yung ginagamit nyo, yun na rin yung gamitin nyo sa legs nyo. Kung powder foundation naman yan, kuha lang kayo ng malaking brush. Tapos, takpan nyo yung mga floss para hindi mahalata yung spider veins. So, meron namang mga sclerotherapy, pero mahal pa yun eh. E di yun na lang ginagamit ninyong foundation sa muka. Yun na rin ang gamitin nyo para sa inyong legs. Yan. Gusto natin, iinom din tayo ng, so ito ah, yung oil and sugar natin. Ginagamit natin palagi yan para mag-shine. Tsaka para dun sa inyong maitim na tuhod, pwede yan. Gusto rin natin, iinom tayo ng 8 hanggang 10 basong tubig sa maghapon. Unti-unti ang pag-inom sa buong 24 hours. Siyempre, para yun sa magandang balat natin. Pag dehydrated, kulubot ang ating balat. So, magkukulubot din pati yung balat sa legs. So, makikita yan kung very dry at kulubot ang inyong balat. Kailangan medyo payat ang ating legs. So, paano natin magagawa yon? May konting hirap. Kailangan natin mag-exercise. 15 to 30 minutes kada araw. So, gawin ito ng mga 5 times a week or every other day. Ano yung mga nababagay na exercise para dun sa ating binti? Kasi ayaw mo naman na may cellulite at matabang binti. Pwede ang mga squats. Maganda yan. Kita nyo para ma-exercise yung mga muscles dyan. Ito, may mga pagtuturo paano ang pagkakaroon ng o paggawa ng tamang squat. Kailangan tama eh. So, ito, diretso muna, taas ang kamay, unti-unti, uupo kayo, up and down. So, maganda yan. Up and down na squats, akyat baba din sa hagdan, okay din yan. Ito yung mga sideways. Mas madali-daling gawin yung mga ganitong squats. Ito, pa-kick lang naman sa likod eh. So, may ilang mga hip at outer thighs na exercise para medyo pumayat yung ating legs. Kailangan pagsisikapan natin ito kasi hindi nyo ma-achieve yon kung walang konting hirap. May mga paraan din para mas mukhang mahaba at payat ang inyong legs. Siyempre, daanin nyo dun sa sinusuot ninyong damit. Una sa lahat, pili kayo ng mga pantalon na dark color. Tapos, medyo maganda ang fit tulad nito. Kasi pag baggy pants, nakakataba talaga. Tamang length ng inyong pants. Ito dapat dun lang sa dun lang sa ibabaw ng inyong paa. Kasi pag kulubot-kulubot dito, magiging parang maikli yung paa nyo. So, kung kailangan nyo sulsihan para dun sa tamang length ng inyong pants, gawin ninyo. Yan. So, may mga style. Pag skirt naman, dun sa hanggang binti. Kung medyo mataas yung takong nyo, pwede nyo ihaba pa ng konti. So, tignan nyo maigi yung length. Important yan kung kailangan nyo magsusi o hindi. Pag pipili naman kayo ng mga jackets, kailangan medyo pa-triangle dito sa harapan. Tapos, yung mga pang-itaas nyo, yun ang gawin yung crop jacket, crop yung pang-taas. Hindi yung pants ang gagawin yung crop. Kasi pag yung pants ang ginawa yung crop, iikli ang inyong legs. Tapos, kung ano sana yung kulay ng pants, yun na rin yung kulay ng inyong sapatos. Or pwede rin, neutral color yung gagamitin yung sapatos. Pwede din yung mga vertical, nakakahaba yan. Paglalabas kayo, magsa-sunbathing, gusto nyo maputi ang inyong legs, so lalagyan nyo rin siya ng sunscreen, 30 SPF and above. Pakakatulong yan. Gusto natin yung legs natin, kasama yung paa, dapat maganda din. So, paano gaganda ang paa? Yung tamang fit ng sapatos. Ayaw nyo naman na magkaroon ng mga bunions at mga sugat-sugat dyan. So, kung nagsusugat yung inyong mga ankle dyan o bukong-bukong,
palitan o gawa ng paraan ang inyong sapatos. Kasi pag nagpuro peklat yan, hindi rin magiging maganda yung effect. So ito, oh, mahabang legs, payat na legs, yan ang maganda. Sasama lagi, nagturo na ako noon sa aking mga previews, videos, paano pagandahin ng paa. Gagawin din natin yon kasi part of the legs yan. Ngayon, alam ko sa trabaho natin, sa pagsakay sa public mga sakayan, ang tagal nating nakatayo, ang haba ng ating nilakad kasi kailangan din yung mga walking, di ba? Sabi ko, walking, biking, kung kaya mag-swimming, mag-swimming, yan po yung mga calf raise, yung mga exercises natin. So, pagdating ng hapon, di ba nakikita natin yung iba, ba't kaya nila tinataas yung binti nila dun sa may wall o dun sa harapan ng kanilang bed? Maganda po yan para sa pag-regulate ng blood flow. So, kung pagod na pagod na ang inyong paa, pwede niyong gawin to ng mga 10 to 15 minutes lang para din dun sa inyong mga varicose veins. Tapos, after 15 minutes, pwede na kayong humiga at mag-shower kung gusto na ninyong matulog. So, sana ma-achieve natin yung sexy legs, maganda, payat, makinis. Salamat po.